Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging marapat ating pagkisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mulat-mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David, "Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig." Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila, at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag.
pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malaga sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ang lahat po'y magsitayo. Inyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ng mga ito at matapos makipagpulong sa matanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inuutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami na ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudiyo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo pumupo sumandali. Magandang hapon po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan, purihin ang Panginoong muling nabuhay. Kahapon, tayo'y nagdiwang. Ano? Kahapon ay ini-estimate ko ang nakapunta dito, ang nakapasok dito sa National Shrine ng mga tao, mahigit na 100,000, no? Nasa 100,000 kahapon ang tao dito, labas-masok, ano? Meron tayong mga counter machine na nasa mga pinto, no? Yun na yung mga nabibilang. Pero napakadami ng tao, lahat naghahanap kay Jesus, no? Kita nyo, lahat ng tao, no? Ang iba nga hindi na makapunta dito dahil inabot na ng traffic, no? Umalis ng umaga, marahil ay pahapon na nung makapasok sa traffic. Pero lahat talagang naghahanap tayo kay Jesus. Gusto nating maramdaman siya, no? Gusto nating makarating dito, maramdaman si Jesus.
Kitang-kita ko ang mga tao, talagang kahapon, sabi ko'y lahat ng mga tao ngayon naririto. Ito yung unay nag-pilgrimage, nangumpisal, ano, nagnilay, nagdasal, at itong pagkabuhay, sila'y naratong at nagpapasalamat sa Diyos. Marahil, kayo din, ano, kayo'y nag-pilgrimage, no, nagnilay, nagsakripisyo, no, nagkawang gawa, tumulong sa mga nangangailangan. Mga minamahal na mga kapatid, no? Ganitong pagkabuhay, huwag na nating babalikan pa ang mga bagay na atin ang pinagsisihan. No? Kung tayo may mga kasalanang mabibigat na ikinumpisal, pinagsisihan, no? Laging bilin sa atin ang mga pari, huwag nyo nang babalikan iyan. No? Mamuhay na tayo sa panibagong buhay. Kaya sa Jesus ngayon muling nabuhay, tayo binibigyan niya ng isang panibagong buhay, magandang buhay. No? Huwag na nating babalikan yung ating nakaraang nagdulot sa atin ng sugat. No? Maling nakaraan. No? Ngayon, tayo mamuhay kay Jesus. No? Mamuhay sa biyaya ng Diyos. Ngayon sa mabuting balita, yung mga alagad, yung mga babae, ano, iniwanan nila yung libingan, no? Iniwanan. Magkahalong tuwa at galak, sabi ang kanilang naramdaman. Sapagkat wala na doon si Jesus, no? At ang, nung makita nila si Jesus, ang sabi, sabihin nyo sa aking mga kapatid, no? Pumunta sila sa Galilea at madadat nga nila ako doon. Anong para sa atin ito, sa ating pagninilay, no? Yung ating empty tomb, ano, yung ating mga nakaraan, yung ating, sabi nga eh, yung ating emptiness, ano, yung ating mga paghahanap sa kung anumang mga bagay sa mundong ito, no, yung ating mga longing sa material na bagay, no, yan ay atin ang iwanan, ano, ang ating hanapin ay si Jesus. Palta natin yung ating paghahangad sa mga material na bagay. No? Palta natin yan. Ang ating hangarin ngayon na ating ma-experience ay ang Diyos. Iba ang ligaya ng ibinibigay ng isang taong malayang malaya dahil siya'y walang kasalanan. Kaysa isang tao na punong-puno pa rin ng kasalanan, hindi yan makakatulog ng ayos. Kaya ngayong panahong ito ng pagkabuhay, muli, ano, sana tayo atin ang i-empty ang ating buong pagkatao, linisin natin yung ating maling mga paghahangad, mga ambisyong mali, ano, mga material masyadong material nating paghahanap sa ating buhay, ano? Ang hanapin na natin ay ang Diyos. Yan ang ipalit natin. Tingnan mga minamahal, kapag ang tao ay hindi nakapagdasal, tayo'y dapat nagdadasal, lagi. Pag hindi ka nakapagdasal, nag-iiwan yan sa iyong kaibuturan ng iyong kaluluwa ng iyong puso ng parang hukay. No? Parang nag-iiwan yan. At yan ay pagdating ng mahabang panahon na ikaw ay hindi nagdadasal, hindi ka lumalapit sa Diyos, mag-iiwan yan napakalalim na hukay sa iyong buhay. At minsan, maghahanap ka ng ipupuno diyan. No? Maghahanap ka. Hindi mo alam. Yung hukay na yan ay bunga ng marami mong dapat na iniluhod sa Diyos. Ano? Ipinagdasal mo. Pero dahil yan ay naiwan ng hungkag ang iyong buong kalooban, maghahanap ka ng ilalagay at ipupuno dyan. At dyan ang tao minsan nagkakamali ng inilalagay. Minsan ang inilalagay ay kasalanan na nagdudulot uli ng mali, no? Ng malaking kaya ang tawag, pakaramdam mo, empty ka dahil kulang ka sa Diyos. Anong gagawin mo ngayon? Ano? Para mapunuan yan. No?
Pasimula ka uli sa basic ng buhay mo. Luluhod, magdadasal, lalapit sa Diyos. Mangungumpisal, mangungumunyon. Muli-muling siyang pupunan ng biyaya ng Diyos, hindi ng kasalanan. Para kahit na dumating sa buhay mo mga pagsubok, hindi mo maramdamang empty ka. Dahil may Diyos ka nang nagpupuno sa iyong kaibuturan ng iyong puso. Kaya mga minamahal, itong Pasko ng pagkabuhay na ito, nawa laging nating hangarin ang Diyos. Kahapon, napakadami ng tao. Pinagmamasdan ko sila, lahat ng tao naghahangad sa Diyos sapagkat tayo'y hungkag sa napakaraming bagay. Punuin natin ang ating sarili at isang araw, ma-experience mo ang ligaya ng isang taong nagmamahal sa Diyos. Sabi ni San Pablo, pag ikaw ay nagmahal sa Diyos, inibig mo ang Panginoong Diyos. Magugulat ka sa biyayang tatanggapin mo ni hindi pa sumasagi sa iyong isip o ni sa iyong panaginip. Masasabi mo na lamang, ito pala ang biyaya ng nagmamahal sa Diyos. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang lahat. Sa piging ng iyong buhay, hindi namamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pulong itatlo pa ng
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Bigyan mo kami ngayon.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo nawa kami, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makapag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. At grand opening ng ating kapiyo, Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagan na Clego, Clean as You Go. Sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na nagamit ang ating main art entrance, tayo ay may malaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets
sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 pesos lamang po. Panoorin po natin ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging awangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Kung kayo merong pabeblesan, inyong ilabas, mga rosaryo, mga imahin, mga langis, mga dasalan o rab. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal na nagpapala ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at hayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na. Humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Oh.